akong kakilala. Isang matandang dalaga, may nakilala sa social media. Lalaking macho, batang bata, nagpadala ng maraming money. Dahil mahal niya daw si baby, ang di alam nitong si Ale, fake na lalaki pala si pare. Noong araw na nag-meet sila, laking gulat niya at pagka-dismaya, ang macho na nakilala niya, peke pala ang patutoy niya. Isumbong may title rapping. Ito na kayo kuya at ate, kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rapi Tulfo. Isumbong mo kay Rapi, kahit sino dito pwede. Basta na sa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naagrabyado, isumbong ka kay Tulfo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya. Ito naman si lalaki, tumulog kay Boss Rabi. Gusto niya ang asawa niya makipagbalikan na sa... Naku, Diyos ko, Mayo, nanonood na naman yung isa. Naku, Mark, wag ka magko-comment-comment niya kung ano-ano, ha? Seryoso ako, Mark. Huwag kang magulo. Umiyak sa National TV. Ang sabi ng asawa niya, tatanghatang na raw kasi siya, pinabilis siya ng makto. Huwag kang magulo, kapapasok ko lang, ha? Huwag ka munang magulo, Mark, ha? Huwag ka munang magulo. Alam nyo, natatawa ako dito kay ano, natatawa, ito na naman, isang aswang din, kumument din, yung isang manyak din na si Senior Hagopiteros. Ha? Okay, by the way, una, natatawa ako kay ex-convict at ex-senator Jinggoy Estrada na mahilig mandinggoy. Oo. Napanood nyo na ba yung video niya na kung saan galit na galit naghahamon ng suntukan between kasalukuyan Mayor Francis Zamora ng San Juan City? Oo. Bago natin ratsadahan, pakinggan muna natin yung pinagkasabi ni ano, ni Jinggoy. Pakinggan nyo to. Matamu. Ba sabi ni Cardinal Sin? Ulitin natin. Okay. Na, demonyo na kami sa matamu. Ba sabi ni Cardinal Sin? Kahit sa Satanas, natanggap siya ng pera, may tulong sa mga mahihirap. Hindi mo ba alam yun, Mr. Mayor? Gago. Huwag mo subukan, ha? Nako! Bago salta ka lang dito, ha? Nako! Oh, bukas. Ang schedule bukas ng Rolling Stone ni Janela, alas 7 ng umaga sa Barangay Corazon de Jesus. Ihinto mo. Sige, Mayor, ihinto mo. Tingnan natin. Pagkatapos, yung mga tindera ng palengke, pinagsabihan mo na huwag sumama rito sa Rolling Stone ni Janela. Talagang pinahirapan mo, eh, no? Wala kang puso talaga, eh, no?
Wala kang puso? Pinagsabihan mo pa yung market master mo, yung mga tindera sa palengke, huwag sasama rito sa rolling store ni Janela para magbenta. Ganyan ka ba ko lang yan? Ganyan ka ba? Ano? Wala ka bang puso? Ha? Nawala na naman daw yung sound. Guma. Ano? Sagutin mo ako. Mag-text ka. E mag-post ka sa wall mo. Makikita ko rin yan. Kutsa. Pati ba naman tinder sa palengke pag babawalan mo magbenta? Wala nang hahanap buhay. Gusto mo pakainin mo sila lahat? Kaya mo pakainin lahat yung mga 120,000 nito? Kaya mo pakainin lahat yan? Kaya mo bigyan ng pera lahat yan? Nandito nga kami, tumutulo. Dapat magpasalamat ka pa nga eh. Hmm. Masyado mo pinopolitika. Hmm. Oy, tanda mo, Mayor. Wala akong ambisyon bumalik bilang Mayor dito sa San Juan, ha? Kakapikin ka. Oh, anong schedule bukas? Alas 7 sa Corazon de Jesus? Alauna, San Perfecto. Tinutawagan pa yung mga kapitan? Natatakot tuloy sa'yo? Kapal na mukha mo. Gago. Oh. Doon sa mga pupunta ng Rolling Store ni Janela, ni Conci Joy, Conci Jana, Conci Chesco, Conci Vic. Ito, tanda mo to, ha, Mayor, ha? Ako, nagkakandahirap ako humingi ng tulong sa mga kaibigan ko para lang makatulong dito sa Luan. Kung ayaw mo, kung talagang pauhulin mo sa mga pulis, yung rolling store ni Janela, bahala na ang taong bayan mag-uska sa'yo. Walang mga pagpigil na, na tumulong sa aking mga kababayan. Hindi mo kami mapipigilan, Mr. Mayor. Pandaan mo yan. Sampu ng mga alipores mo. Ngayon, lahat ng mga dadaanan na lahat ng 20 barangay, Barangay Green Hills, lahat ng mga pupuntahan na rolling store, nagpasya na ako. Kalahati lang ang presyo. Mm. Hindi at cost, kalahati lang ang presyo. Ang per kilo ng baboy? Kung 220 ang per kilo ng baboy, 110 lang ang babayaran ninyo. Pero, nakikiusap ako sa inyo, mga kababayan ko dyan sa San Juan, dito sa San Juan. I-observe po natin, magkaroon po tayo ng disiplina. Okay, tapos na siya. Alam mo ganito, ex-convict senator, bago ka sabi mong namumuliti ka yung kasalukuyan mayor ng San Juan na si Francis Zamora, ako, na-meet ko lang naman si Mayor Francis Zamora 2 times. Personal, 2 times. Oo. 2 times ko lang siyang na-meet in person at harapan 2 beses. Unang-una, nung nagkaroon ng City Mayor Liga ang mga mayor sa Pilipinas, kasama ang Pangulo nun. Saan ginanap? Dito sa San Juan, sa Manila Hotel. Nandoon ako noon. Oh. Pangalawa, nung nagawi kami ng San Juan na kung saan may okasyon doon na invite ako doon ng isang hindi ko na babanggitin yung counselor. Kasi yung counselor na yun, dikit din sa'yo, Jinggoy. Oo. Dikit sa'yo yun, doon na-meet ko si Mayor Francis. Kaya kay Francis Zamora, hindi ako aware kung anong klase siyang mayor ng San Juan. Hindi ako aware sa personal niya. Pero, nakakapanood ako ng mga news, nakakapanood ako ng balita, maganda ang kanyang pinapatakbo sa San Juan ngayon. Parang ito, yung mayor namin ng Baguio City. Ay, shoutout nga pala kay Mayor Benji Magalong na magaling na mayor namin dito. Talagang nagpapakahirap yung mama. Alam nyo, sa totoo lang guys, aminin natin o hindi,
yung mga nanalo ngayong politiko, itong taon, itong nakaraang election, nagsisisi ang mga karamihan dyan kung bakit sila tumakbo. Totoo lang, oh. Nagmumuni-muni ang mga yan. Ayan, tumakbo ka kasi. Kita mo, mayroong pandemic, oh. Lahat ng utot, lahat ng puna, nasa inyo ngayon. Sa inyong mga nakaupo ngayon. Di ba? Lahat ng pagkukulang ng mga barangay chairman, ang sisi sa mga mayor, governor. Di ba? Napakahirap po ng lagay ngayon ng mga official natin. Lahat ng mga local government, kahit na gobernador, congressman, hinahanap yun ang natin ng mga tao. Napakahirap po ngayon, sa totoo lang. Pero, ang nakakatawa ho rito, itong tarantado na si Jingoy Estrada. Oo, na akala mo, totoong nagmamalasakit sa mamamayan Pilipino na dyan na nakatira sa San Juan. Oo. Alam nyo, ako, may kamag-anak ako sa San Juan. Anong barangay? Barangay Balon Bato? Eproman Street? Sa barangay Salapan? Magkatabi lang yan. Ang dating City Hall ng San Juan sa barangay Balon Bato yan. Ang likod nun, barangay Balon Bato sa Eproman. May mga tsahin ako dyan. Sa Epsan, sa barangay Salapan, corner Aurora Boulevard, may kamag-anak din ako dyan. At tumira ako dyan ng San Juan. Oo, kaya aware ako dyan. Oo. Yung sinasabi mong barangay de Corazon de Esos, eh, di ba yan ang bagsakan ng droga dyan? Sa Corazon de Esos? Ang pagitan niyan, kung di ako nagkakamali, mga katabi niyan, Barangay Tibagan, Little Baguio, yung bagong munisipyo ng San Juan ngayon, doon sa pinaglabanan, yan, pinaglabanan, magkakatabi yan, Barangay Corazon de Esos. Alam mo, Jingoy, wala kang karapatan na pumunta ngayon sa nakaupo dyan. Oo. Unang-una, gaano ka ba kalinis na politiko? Oh, 'di ba? Doon pa lang sa pagiging salitang public servant na malinis, wala ka eh. Oo. Wala. Wala. May record ka ng pangungurap, 'di ba? May record kang tumatanggap sa wedding payola. Oh. Sino nagsalita? Si Manong Chavit Singson, 'di ba? Oh. Anong ipagmamalaki mo ngayon, Jingoy? Oh. Yung pag-abot-abot mo ng pera sa mga tao sa San Juan, yung pag may lumapit sa'yo, inaabutan mo, ay putang ina, pera din naman namin yun eh. Diba? Ngayon, meron tayong batas ngayon na sinasabi ng Malacanang under quarantine lahat ng mga tao. Diba? Ngayon, kung gusto mo nga talagang tumulong sa mga kalugar nyo sa San Juan, alam mo, Jingoy, humingi ka ng pahintulot or something na permit sa local government ng San Juan, 'di ba? Hindi yung porke dati kang senador, dati kang mayor ng San Juan, pero isa ka naman magnanakaw, kagaya ng tatay mo na Mandarambong. O, 'di ba? Ex-convict din 'yon. 'Di ba? Bakit ba napalaya kayo? 'Di ba binigyan kayo ng pardon ni dating Pangulong Arroyo? O. Kaya huwag magmalinis, Jingoy, ha? Doon sa mga patay gutom na supporter ni Jingoy Estrada at ni ERAP. Oo, pagkapatay gutom. Oo, patay gutom. Nako, magagalit sa akin ito. Madadagdagan na naman ang basher ko nito. Uulitin ko po. Ang mga supporter ni Jingoy Estrada ay mga dakilang patay gutom. Oo, nako, magagalit sa akin to. Oo. Eh bakit ba nakulong si Jingoy at si ERAP? Oh, totally nga, parang hindi nga nakulong eh. Kita nyo, house arrest, hospital arrest. Oh. Yung ba ang nakulong? Putang ina naman. Ha? Alam mo, Jingoy, kanina na pinapanood ko, umuubo-ubo ka. Oo. Parang, nako, baka ang tawag dyan si Karma. Karma Martin ang tawag dyan. Baka kinakarma ka, baka tinutubuan ka na ng COVID-19. I-try mo magpa-check up ngayon. Ubo ka ng ubo eh, doon sa live mo. Oh, i-try mo lang. Baka mamaya kunin ka ni Taneng, hindi mo pa, nako, mahirap yan. Mahirap na hindi ka pa handang mamatay. Ubo ka ng ubo, nako, delikado yan, ex-senator. Oo, delikado. Ha? Alam mo, Mr. Ex
Senator Kumbik, ha? Alam mo ang gawin mo sa buhay mo? Habang naka-quarantine tayo, magmuni-muni ka. Magmuni-muni ka. Pag-isipan mo sa sarbuhay mo, bakit natalo ang tatay mong magnanakaw sa siyudad ng lungsod ng Maynila? Pag-isipan mo. Pag-isipan mo. Oo. Pag-isipan mo, Jinggoy, bakit natalo ang tatay mo na makilang magnanakaw na nakulong? Bakit? Ha? Imposible lahat naman taga Maynila, tanga. Lahat ng residente ng lungsod ng Maynila, tatanga-tanga. Bakit hindi binoto tatay mo? Simple lang ang sagot dyan, Jinggoy. Magnanakaw ang tatay mo. Oo. Di ba? Magnanakaw sa ERAP. Natural, magnanakaw ang tatay mo. Magnanakaw ka din na anak kanya. Di ba? Simple lang yan. Ito pa. Bakit natalo ka nga pala noong 2019? Senatorial candidate. Ah. Bakit natalo ka rin, Jinggoy? Dahil wala nang tiwala sa'yo ang tao. Basta't istrada na kagaya mo, magnanakaw. Oo. Hindi nyo na matatanggal yan sa kasaysayan, Jinggoy. Ha? Ang pamilya mo sangkot sa pagnanakaw ng pera ng gobyerno. Oo. Diba? Kung totoong nagmamalasakit ka, Jinggoy, sana hindi kayo nagnakaw, hindi kayo nangulimbat sa pera namin na binabayad namin sa tamang buwis. Diba? Kasi mahal mo ang bayan. Takot kang gumawa ng ganyang kalokohan. Kaya ka nga gumawa ng pagnanakaw at ang pamilya mo dahil hindi mo mahal ang bayan. Diba? Ganun kasimple yun, Jinggoy. Ngayon, ang sabi ko nga, Jinggoy, oo, hindi sa lahat ng habang panahon, nasa pwesto kayo. Sabi nga nila, weather lang po. Not all the time, you are on top. Narinig mo yun? Ha? Jinggoy, English yun! Ha? Alam ko naman, di ka naman bobo eh. Nasabi nga ni Atty. Larry ka doon, huwag maging bobo. Oo, di ba? Tandaan mo, Jinggoy, bakit hindi kayo nanalo? Ito, ang nakaupo naman, hindi naman Aquino. Duterte! Oh, di ba? Hindi naman kayo dinaya. Di ba? Isa sa salita, sa madaling salita nito, alam na ng tao, alam na ng mamamayang Pilipino na mga artista kayo. Oo. Magaling na artista, magaling na aktor, magaling magpakunwari. Oo. Di ba? Jinggoy? Ay, shout out nga pala doon sa Kutong Lupang kay JR. Ano, tinamaan ka na ba ng COVID-19? O, magparamdam ka. Ha? Sa mga kasampung kapanalig mo, mga puki ng ina ninyo. O, ha? Yan, na-extra ko yung pangalan ng JR. O, Jinggoy! Alam mo, para kang sabagay, sanggano ka naman talaga eh, di ba? Sanggano ka eh. Di ba? Kaya ka nga natalo eh. Di ba? Alam mo, Jinggoy, in fairness sa mga anak na ERAP, ha? Isa lang ang nakikita kong matino eh. Oh, isa lang. Isa lang. Ah, alam mo kahit hindi ako close doon kay dating Senator JBR ito, putang ina binoto ko 'yun, promise. Binoto ko si dating Senator JBR ito dahil nakita ko naman talaga na iba siya sa mga estrada, sa mga ehersito. Iba ang ugali niya. Talagang may utak si JB. Ikumpara mo, Jinggoy, wala kang utak eh. Utak ka lang ka kanin. 'Di ba? Dahil magnanakaw ka. Ha? Pabayaan mo. Ay, naku, nanonood pala si Francis Leo Marcos. Ano? Huwag kang magmagulo dyan muna dyan, ha? Mag-live ka muna dyan, Francis. Ha? Manood ka dyan. Doon ka lang sa wall mo. Doon ka magko-comment dito, Francis, ha? Ha? Alam mo, Jinggoy, ewan ko kung kaibigan ka ni Francis. Francis, nanonood ka eh. Kaibigan mo pa si Jinggoy? Tangina na, wala tuloy ako sa topic. Nakita ko yung pangalan mo sa nakamonitor. Okay. Ah, Jinggoy, bakit ka nga ba natalo? Simple lang, di ba? Magnanakaw, di ba? Alam mo ako, sabi ko nga, hindi ako close kay Mayor Francis Zamora. Hindi naman kami magkakilala, pero nakita ko yung mama eh.
kung paano niya hinandel yung hostage sticker dyan sa Green Hills. Nakikita ko yung paghahandel niya, yung mga nangyayari ngayon sa COVID-19, kaya nga napagsasabihan na ng ibang vlogger na masyado ng epal si Mayor Francis Zamora. Sa akin, okay lang yan. Pero tandaan mo, Jinggoy, meron tayong pinatutupad na quarantine, di ba? May pinatutupad tayo. Kung gusto mong tumulong sa pamahalaan, makipag-coordinate ka sa local government. Di ba? Makipag-coordinate ka. Humingi ka ng permit at sabihin mo, oh, mayor, at totoo lang, pupunta naman dyan, hindi naman ikaw eh, yung aso mo. Di ba, Jinggoy? Yung mga tauhan mo. Ngayon, ang gawin nyo, humingi kayo ng maayos na permiso. Humingi kayo ng maayos na opisyal na pwede kayong tumulong. I think naman, hindi naman ganun. Siguro kawalang hiya ang mayor ng San Juan ang nakapwesto ngayon. Siguro naman, ako'y naniniwala, bibigyan, ah, hindi mo pala kaibigan si Jinggoy. O, sabagay, magnanakaw yan, Kuya Francis. O, yan, hindi ka pala kaibigan ni Francis Leo Marcos. Nako, sasalsalin ka ni Boss Francis. Ah, ito, balik tayo. Alam mo, Jinggoy, kung gusto mo talagang makatulong, wala naman masama yun eh. Lahat ng tao nangangailangan ng tulong ngayon. Lahat nangangailangan. Di ba? Lalo sa panahon ngayon. Tama ka, hindi kakayanin ng lungsod ng San Juan na pakainin ang mga tao dyan sa San Juan City. Sa dami. Di ba? Ngayon, dahil naman ikaw, Jinggoy, marami kang ninakaw na pera namin, marami kang ninakot, marami kang binulsa, di ba? Ipamahagi mo muna yan. Sa kauna-una, hindi mo madadala sa impyerno yan, Jinggoy. Oo, hindi mo madadala sa hukay. Kasi, walang tinatanggap sa langit na magnanakaw na politiko. Oo, Jinggoy. Hindi ka ba nahiyaan yan? Anak mo, ginawa mong politiko. Baka pag tumagal sa politika yan, maging dakilang magnanakaw din. Masama yan. Masamang bunga ka. O, yung tatay mo, magnanakaw nga. Hindi na nga makaika-ika. Iika-ika na nga maglakad. Iika-ika na nga magsalita. Putang ina, gusto pang maging mayor muli ng Maynila. E kaso, mas gwapo yung nakaupo ngayon. Mas bata. At mas malawak ang utak ni Isko Moreno. Ay, nga pala, shoutout nga pala kay Mayor Isko Moreno. Vice President yan, ang National Unity Party. Partido ng tito ko yan. Kapartido namin yan. Oo. Alam mo, Jinggoy, tunga ko sa'yo, habang nabubuhay ka pa, magdasal ka. Kasi kanina nakita ko, putang ina, umuubo-ubo ka sa live mo eh. Baka mamaya, matodas ka. Di ba? Baka mamatay kang bigla dahil sa COVID-19. Oh, alam mo, tanggapin mo na lang sa sarili mo, Dinggoy, at sa pamilya mong mga politiko. Ha? Tanggapin mo sa sarili mo. Hindi na pinahintulot ng ating Panginoon Jesus na ikaw ay manalo. Sampo ng iyong amang magnanakaw. Ha? At ng iyong asawa mo ba yun? Tumakbong mayor din ng San Juan? Ha? Asawa mo ba yun? O kapatid mo, anak mo? Pinahintulot ng Diyos yan. Dahil masyado na kayong may itim ang budhi. Oo. Ha? Tigilan mo yung feeling mo na sa showbiz ka pa. Tigilan mo na yan. Ha? Jinggoy. Tigil-tigilan mo na yan. Putang ina, yumaman ka na sa pagnanako sa politika eh. Ha? Biruin mo, sinasabi ni dating governor at ngayon mayor ng Narbakan, bayong-bayong ang dinadala sa inyo na pera ni Chavit Singson. O, di ba? Bakit napatalsik si Erap bilang pangulo ng bansa? Di ba sa impeachment? At nagkaroon ng EDSA 2 dahil nga magnanakaw ang tatay mo? O, hindi mo maitatanggi yan, Jinggoy. Oo. Ngayon, Jinggoy, magano ka na lang, magmuni-muni, di ba? Kasi sabi ko nga kanina, napapanood kita kanina doon kung paano mo mura-murahin yung mayor. Eh, anak ng puta, ubo ka ng ubo eh. Oo, ubo ka ng ubo, mayor. Jinggoy. Oo. Mahirap yan, ha? Kung gusto mong tumulong,
ilagay mo sa tamang lugar. Ha? Yan o, sabi ni Samuel Boyet Antikamara ng Japan, galit na ang Diyos sa mga estrada. Oo. Galit na ang ating Panginoon. Totoo yan. Di ba? Pus, ang sabi mo pa kanina, Jinggoy, wag mo akong subukan. Putang ina, narinig na namin sa tatay mo yan. Oo. Gusto mo, yung sinabi mo, wag mong subukan, yung pinanggit mo kanina, ito, ipaparinig ko, ha. Yung sinabi, era, nyo, wag nyo akong subukan. Yung sinabi ni Erap yan, di ba? Ito yun, no? Nasaan na ba yun? Nasaan na ba yun? Yung sinabi ni Erap na wag nyo akong subukan. Oh. Di ba? Diba sinabi niyo ni Erap dati? Saan naman yun, yung words na mismo na yun? Sinabi ni Erap yun eh, na huwag kang subukan, pero putang ina, sinubukan ni Chavit Singson si Erap. Diba? 1998 yun. Tanda ko yun. Tandang-tanda ko yun. 1998, June 30, nag-o-taking si Erap sa Baraswain Church. Di ba? Ngayon, nagtalumpati si Erap sa Quirino Grandstand. Ang sabi niyang words, walang kumpare, walang kaibigan. Di ba? Huwag niyo akong subukan. Putang ina, umatibang na naman itong si Jinggoy. Di ba? Hindi na sinabi mo ngayon, Jinggoy, huwag kang subukan. Yung tatay mo nga, nasubukan na eh. Napakulong pa. Oh. Wala kang puso? Oh. Pinagsabihan mo pa yung market master mo. Ikaw, Jinggoy, may puso ka ba? Kung may puso ka para sa mga taong bayan, hindi ka sana nagnakaw. Ganun lang. Yung mga players oh. Wala kang puso talaga eh. Ayan ang si Jinggoy nagsalita. Pinagsabihan mo pa yung market master mo. Yung mga tinderos palengke. Alam nyo, mabuti na lang hindi mayor yung asawa nito o yung anak nito sa San Juan. Pag nagkataon, personal grata ako ngayon sa San Juan City. Kanya ka ba ko lang yan? Kanya ka ba? Ano? Wala ka bang puso? Ha? Wala naman daw yung sound. Putang ina. Nawala na naman daw ang sound. Naririnig ka namin, Tokmol! Ano? Sagutin mo ako. Nang ina, sabi ni Jinggoy, sagutin mo ako. Paano ka sagutin ng tao eh? Busy sa pagkatrabaho yun. Paglilingkod sa mamamayan ng San Juan. Naririnig ka ba niya habang time na ginagawa mo ang live video mo? Gunggung na gunggung ka talagang putang ina, Jinggoy. Pinapatawa mo ako. Alam mo pare, magsalsal ka na lang, ha? Magjakol ka na lang, kagaya ng tatay mo, na wala rin utak, utak talang ka rin, ha? Uulitin ko, Jinggoy, ha? Uulitin ko to. Weather, weather lang po ta. Weather, weather lang po. Not all this the time you are on top. Naintindihan mo yan, Jinggoy? Tagalog yon. Siguro naman, naintindihan mo dahil katapanan, nakakapag-aral ka, di ba? Kaya, magnanakaw ang pamilya nyo. Ha? Wala kang karapatan na magsabi na mahal mo ang bayan, mahal mo ang San Juan. Kasi, kung totoong mahal mo at may takot ka sa Diyos, hindi ka magnanakaw sa kaban ng pera ng sambayan ng Pilipino. Dahil nga wala kang takot sa Diyos, oo, at wala ka rin pagmamahal sa sambayan ng Pilipino, nagnakaw ka. Di ba? Ganun lang yun. Ha, Jinggoy? Kasi, kung talagang nagmamalasakit ka sa sambayan ng Pilipino, nagmamahal ka sa mga kapuspalad na kababayan natin, Jinggoy, sa tingin ko,
hindi mo gagawin na pagnakawan ang mga tao sa bansang Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinis ang pangalan mo sa Janet Napoles. Ha? Kaya huwag kang magmalinis. Huwag kang mag-asta na parang si Robin Hood ka o mag-asta na magaling na aktor at magaganyan ka sa live FB mo at maghahamon ka ng... Naku, mukha tang inaatim ng Facebook ah. Natanggalin yung live ko ah. Okay, tapusin na natin.